So ayan guys, ba, mukha ko, umpisa pa lang, hindi na madrawing, oh. So ayun, nag-pray ako na sana lahat ng mga chismosa dyan sa Pilipinas, pagiging kamukha ko. Char. Siyempre, pagising ko, coffee agad ako, at saka ang gamit ko, kahoy na baso. Siga naman mata nyo. So habang nag-coffee ako, na-remember ko naman yung kaibigan ko na nag-my day ng bago niyang ilong. Kaya sabi ko, magpa-ilong din kaya ako, no? Basta yung getera, gani, hindi mo na kailangan pag-isipan pa na mabuti mga desisyon mo sa buhay. Bahala, magka-utang-utang, importante, makapailong ko. Char. So after ko ma-lunch siya, tinawagan ako agad kaibigan ko. Sabi ko, samahan mo ako magpa-ilong, baby. Oh, syempre, tanongin niyo ako kung bakit remote ng aircon gamit ka pantawag. Mga pakilomero. Tapos guys, hindi na ako na make-up o para makita talaga ng doktor ko ng tunay na ganda. Sa ganda na ito, tingnan natin kung may makita siya na mali, be. Habang tinututukan ko ang mukha ko, napasabi ako sa sarili ko ba, parang hindi ko man makita ang mali sa mukha ko man. Pero dahil ingitera, ako sabi ko, patuloy na natin ang plano na ito. Bahala, makasira-sira katawan ko. Importante, hindi ako malamangan. So ayan, nag-travel na ako papunta sa bahay ng kaibigan ko, no? Mag-jeep sana ako, no? Kasi naisip ko, pagdating ko doon mamaya, maraming Pinoy makakita sa akin. Hindi ko pwede mag-jeep. Mag-taxi ito. Para siga naman mata nila. So syempre, dito na ako kumain sa bahay ng kaibigan ko, eh. Wala naman ako pambili ng pagkain sa bahay. Bahala na wala pagkain, ah. Importante, makapailong, ah. Mindset ba, mindset? So after kain, papunta na kami, no? So grabe ang entertain ko sa kaibigan ko, no? Parang ending, siya ang magbayad sa taxi. So ayan guys, sa travel-travel na kami, no? At saka kung nakikita nyo may mga building, no, sa video. Actually, hindi ko alam kung anong purpose, no? Basta nakita ko lang sa mga vlogs, sabi mga building-building. Pagdating namin, sabi ko, videohan mo nga ako, friend B, na naglabas ako sa taxi, friend, para makita ng mga Pinoy ba na nag-taxi talaga ako. Pagdating namin sa loob ng clinic, na-shock ako. Sabi ko, ano man ito, man? Clinic, ito, palasyo. Tapos, pagtingin ko sa mga gamit sa palibot, ba? Ang mamahal. Kinabahan ako. Patay ito. Parang kulang talaga ito. Inutang ko ba? Pagkatapos, no, nag ATK muna ako na hindi ko manindihan ang babae na yan kung galit lang siya sa akin dahil maganda ako or gusto niya lang talaga pumirma sa ilong ko. Baw, namid ang puyungo, no? Bilisan mo, day. Baw, akala niya masarap sa feeling, oh. So after pinikot-ikot niya sa ilong ko, hangag siya, umakyat na ako. In fairness, guys, ang ganda talaga ng clinic para siyang palasyo. For the char, syempre, sponsor mo. So ayan, pinaupo muna ako ng staff. Baw, pink ba? Hindi ko alam na kailan ni pala ang clinic na to. Nakatawa yon. So ayan, pinasign agad ako ng mga kontrata na bakit ko babasahin yan? Ano tingin nyo sa akin, bobo? Perma agad. So after ko permahan ng lahat ng mga kontrata, pinaupo muna ako ng staff kasi busy pa daw ang plastic surgeon. Habang umuupo ako, napansin ko na collaboration pala ang clinic na to na BBM at saka na Lenny. Kasi ngayon dito, ang upuan red na naman. Ba, mabash na naman ako nito. Yung available na ang plastic surgeon, pinapasok na ako sa VIP room. Syempre VIP room, sponsor mo. Inggit na naman sila. Tapos yung nakita niya ako, na-shock siya. Sabi niya, oh my god, what the face? Sabi niya, you need miracle. Sabi ko, yes, what the face? Patusukin ko mata mo. Tapos nainis pa ako kasi anong hinawak-hawak mo sa chin ko? Ilong ang pinunta ko dito. Tapos guys, nainis siya. Sabi niya, sampalin ka talaga sa salamin mamaya. Tumahimik ka dyan. Kaya tumahimik na ako guys, kasi paganda naman ang punta ko dito. Masampal pa ito ng salamin. Ay, Diyos ko Lord. Dito pala sa clinic na pinuntahan ko, bali specialty niya na dapat after ng surgery mo, you look natural. At hindi pa daw natapos, nirel-talk niya pa ako para gagamba daw ilong ko. Parang gusto ko sampal sa kanyang salamin mo. Nalala ko, clinic niya pala yun. At saka may mga bodyguard siya. Kumalma lang ako, no? Pero sinabi niya sa akin na kailangan ko na dagdagan yung chin ko kasi yung aking cheekbones daw para mga bundok kalaki. Bow! Gusto ko na talaga manampal ba? So ayun, in-explain niya sa akin yung mga procedure kasi sinabi ko sa kanya na ayaw ko talaga makita after surgery yung mga tahi. Sinabi niya na din sa akin na dahil sobrang kapal ng ilong ko, kailangan namin ng konting cutting. Pero dahil sa structure ng face ko, hindi niya pwedeng gawin ang pointed na nose kasi hindi daw talaga bagay. At dahil 2 months lang yung bakasyon ko at saka teacher pa ako, hindi daw talaga pwede sa akin ang open surgery. Dahil pag open surgery daw, marami daw pagbabago ang mangyayari at marami akong dapat i-consider after ng surgery na alam ko sa sarili ko hindi ko magagawa. Actually, pinilit ko talaga yung plastic surgery na gusto ko talaga pointed na nose. Pero sinabihan niya ako na yun ang pinakamaling mindset pagdating sa rhinoplasty. Kasi daw, yung nose daw yung foundation ng face natin. Kaya dapat, yung nose daw natin ay proportion sa mga neighboring parts nito. Sinabi niya pa sa akin na marami daw cases na Barbie ang nose pero pag tiningnan mo daw talaga yung mukha, ng mukha na daw Pyramid of Egypt. Kaya natawa ako. Sabi ko, Dok, gawin mo na yung gusto mo, Dok. At saka sinabi niya din sa akin na sobrang baba daw talaga ng nose ko kaya hindi talaga mag-work pag cartilage na galing sa tenga ang gagamitin para sa tip. So sabi niya sa akin, kailangan niyang gumawa ng fake na tip para ma-achieve ko daw talaga yung taas ng nose na proportion sa mukha ko. At saka dahil sobrang bata ko pa daw, silicone daw yung gamitin namin kasi in the future baka gusto ko pa daw ipaulit yung nose ko. So ayun, US silicone ang gamit sa akin pero di puta man talaga ito ang video sa akin man. Tingnan mo yung mukha ko, bakit nilapitan mo man?
Ang pangit ba? So ayun, marami mga check ang ginawa sa akin. Tapos sinabihan nila ako na sabi doon ng surgeon, gusto niya daw gawin yung nose ko today na. Tapos tinanong pa ako na isang staff kung kaya ko daw today, kung may cash ako, kaya sinampal ko siya ng cash. Siga, mata niya mo. So before nagsimula ang operation, pinalinis muna nila ako ng mukha, no? Hindi ko alam kung pinalinis nila ako dahil yun talaga ang process or nadumihan lang sila sa mukha ko. Wow, doon mga ingrata. Oh. Nakita ko pa sa video, ginachismis nila ko, ho? Mga chismusa, ganyan mga Thai ba? Tapos ayun, pinalitan na nila ang damit ko, no? Tapos sinabihan pa ko ng isang staff na, sir, surgery, puntahan mo, nalusin mong sleeve ka? Ano tingin mo sa surgery, seminar? Mamresonal man sila, uy. So ayun, excited na ako papunta sa surgery, no? Pero na-observe ko ang bag ko, uy. Anong dala mo man yung bag ko? Ang mga diamond dyan. Di po ga, mantan ang hirap dito magpa-surgery na endorsement kasi kahit galaw-galaw mo, pinipicturan ka, kaya umawit na lang ako. Chi-chi-cha-cha, boom-boom, la-la-la-la. So ayan, napunta na ako sa final destination. Pagdating ko sa operating room, nag-explain na naman sa akin ng surgeon na tatlong set daw ng injection ang gagamitin sa ilong ko. Actually, marami pa siya mga in-explain sa akin kung ano ang mga pangyayari during surgery. Pero wala, kuya, may naintindihan. Ang naisip po tanayan, yung mga injection na nakikita ko, ang tataas. Actually, before niya ginawa ang operation, tinanong niya pa ako kung gusto ko na matulog. Eh, sabi ko, bakit mo ako ina-underestimate? Gusto mo matulog ako, baka patayin mo pa ako eh. Operahan mo na ako, tusukin mo na ang gusto mo tusukin dyan. Hindi pwede, oy. So ayan guys, natapos na yung injection. Hindi ko na pinakita, no? Kasi baka bawal sa Facebook. So habang hinihintay ko na mag-subside yung gamot sa mukha ko, yung surgeon ko ay gumawa na siya ng fake na tip para sa ilong ko. Kasi nga, as I explained, hindi kaya ng cartilage na galing sa tenga kasi ang ilong ko sobrang baba. So i-explain ko na lang sa inyo guys ha, kasi alam ko naman na bawal ito sa Facebook ipakita kung paano talaga ginawa yung ilong ko. Basta guys, and remember ko lang, after niya ginawa yung tip para sa ilong ko, pinagalitan ko siya. Sabi ko, nagjo-joke-joke ka. Anong dinodrawing-drawing mo sa mukha ko? Nakita mo yung injection niya na wakal. May sampal ko yun sa inyo mamaya. Para man pala yun sa chin ang ginagawa niya. Napahiya man ako eh. Kaya sa lahat may plano ng pailong dyan, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi po talaga masakit ang surgery, pero sobrang sakit ng injection. Sinabihan niya pa ako na huwag daw ako kabahan kasi daw ang rhinoplasty dito sa Thailand parang manicure lang. Wow. Basta ayun, hindi ko na pwede ipakita sa inyo lahat-lahat. Basta marami mga pangyayari, pero napagod naman ako mag-voiceover. Oy, forward na natin ang video na to. Basta guys, yan na yung mukha ko before ako inoperahan. Tapos aba, nainis man ako. Oy, gilive-live nila ang dati kong mukha. Oy, gusto ko sanang itago, pero dumang hangang. After ng operation, hindi pa kagad nila pinakita ang mukha ko. Sinabi nila sa akin na baka dumabigla ako. Daming kadramahan. And explain pa sa akin ng staff na ganito daw ang dati kong mukha ba. Pinagalitan ko. Sabi ko, 25 years ko dala ang mukha na yan. Do, alinga nga, karoon na. Ano pa hinihintay nyo? Ipakita nyo lang. Gusto nyo ipakita. Pagpakita nila, my God. Grabe, hindi ko in-expect ang mukha na to. To be honest guys, after ng surgery, na-shock talaga ako, pati yung mga staff, kasi yung pagkita ko ng mukha ko, sobrang nagbago talaga ang entire face ko. At saka yung expectation ko, hindi natataas yung ilong ko, tataas siya pero konti lang, kasi sobrang baba nga talaga sabi ng surgeon. Pero yung nakita ko yung face ko, as in, palang like, grabe yung expectation, na meet talaga like sobra-sobra. Sinabi din sa akin ng plastic surgeon ko na wala daw marka na makikita after a month, kasi yung ginawa sa akin is closed surgery. Ibig sabihin yung iwa ay ginawa sa loob. Tapos sinabi na sa akin, ano man tanay ito, tinutusok-tusok ang ilong ko man. Tama na yan! Kala mo hindi masakit, oh! So before surgery, ito yung mukha ko pag naka-side view ako. Tapos ito naman yung mukha ko after surgery. O, diba? Ang ganda. Ang mga mata natin dyan! So after nung tuwang-tuwa ako, tapos pinarest ako ng 2 hours, pagkita ako ulit, di po gaman talaga tsura ito man. Ano man, ano nangyari sa mukha ko man? Pinuntahan ko kaagad na surgeon, no? Sinabi ko, ano man nangyari sa mukha ko, Dok? Man, hindi man ito ang mukha na gusto ko. May iba ang shape, lumalaki sila. Mukha man akong avatar. Ano mangyari dito man? Sinabihan niya pa ako, 1 week daw talaga mamaga ang mukha ko, ba? Tinunto na ito. So ayun, binigyan na ako ng mga gamot, good for 2 weeks. Wow, man, ang dami-dami yung matanan ng mga gamot na binigay sa akin, man. Pero sabi ko, laban na to, libre to eh. So ayun, nag-car na kami pa uwi. Habang nasa car kami, na-appreciate ko talaga yung pagbabago ng mukha ko. Doon ko din na-realize na hindi talaga big deal dito sa Thailand ang rhinoplasty. Para lang siyang manicure nga talaga. Kasi ang dali lang sa mga surgeon gawin dito yung nose job. Tapos after ng surgery, lalabas ka lang sa clinic na parang wala lang nangyari. Yung parang nagpamanicure ka lang talaga. Pati yung mga tao nakakita sa'yo, wala sila pakialam. Hindi tulad dyan sa Pilipinas, pag nagpailong ka, ang mga mata sa mga chismusa, gasiga, ang mga bibig nila ga-vibrate, kachismis, bow. Mga inggitera. Pag nagpailong ka sa Pilipinas, sa tingin sa'yo ng buong barangay, para nakapatay ka ng tao, ay, mga manul.
Char lang. So, ayan guys, nag-fruits-fruits na ako kasi hindi ko mabuka yung bibig ko, ba? Itsura ko, gayelo-yelo, dumay-hepa ako, ba? Char lang, Lord. Sinabihan pa ako ng doktor na dahil doon nagpa-opera ako, 1 month daw ako, hindi pwede magkipag-tsuk-tsakan. Kaya sabi ko, you're judging me. That's very long. Kilala niyo ba ako, guys? Hindi ba ako ganyan? Lang niya talaga itong doktor, no? Mamersonal man, oy. Sige na, oy.